What's up mga kote, it's me Ate Mariel at welcome sa Ako Drinos where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like and share button para maging updated ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Ako Drinos. At ang bagong lesson natin for today is the vertebrates mama. So nandito na tayo sa pinakalas and fourth part ng ating video. So nung unang pa lesson sa vertebrates, tapos amphibians, birds, fish, reptiles, and ngayon naman, mammals. So, let's start and let's get started. Oh my god, let me rephrase it. So, let's start and let's find out. So, before we start, so, meron akong bagong trivia sa inyo. So, eto na. Music helps repair brain damage as well as return lost memory. So, kung mahilig kayo sa music, if meron kayong hilig sa music or makinig ng mga music every day to remove stress, to remove anxieties, or to remove boredom, or para kayo ay sumaya, or malungkot, or mayak doon sa music. So, music helps you to repair your brain damage as well as return lost memories. So, if I'm not mistaken, merong therapy about this. Yung makikinig ka ng music, tapos tinetherapy ka to repair or to retain some memories or to repair brain damages. So, alam ko may ganito talagang treatment or may ganitong method to help people to repair their brain damage and to return their memories. So, eto na ang ating lesson proper. So, itong ating trivia for this day. So, ayan. So, a mammal is an animal that has hair or fur and makes milk to feed its young. So, ang mammal natin ay mga may hair and fur. For example, cat, dog. So, mga ganun ang ating makikita ang mammal na pwede natin maalagaan sa bahay or makikita natin sa ating paligid. So, meron silang milk na nag-feed sa ating young. As para sa lang mga human, so ang ating mga mummies or yung mga nanay natin, so meron silang mga gatas para ma-feed yung mga kanilang mga anak habang sila ay baby pa or mga maliliit pa silang mga supling or mga maliliit pa silang mga animals like kittens or puppies, something like that na kanilang mga anak. So, yan, mammal. Mammals who eat plants are called herbivores. Pag plant from the word itself, herb, herbivores. If they only eat meat, they are called carnivores. So, kanina diba sa reptiles, may mga carnivores sila. So, ang ating carnivores ay they only eat meat. So, tinatawag nitong from the word itself, carne. Carnivores. Mammals that feed only insects are known as insectivore. From the word itself, insectivore. Sila yung mga mammals na kumakain lang ng insects. Well, those eat both plants and animals are called omnivores. So, yon, both plants and animals, tinatawag natin siyang omnivore. So, herbivore, carnivores, insectivore, and omnivore. So, hindi tayo malilito about sa ganitong bagay dahil meron silang clue kanil sa kanilang mga word like herb, carny, and insectivore. So, ang omnivore natin, plants and animals, ang kinakain ng mga mammals na ito. So, ating characteristics ng mammals, most mammals grow inside the bodies of these mothers and are born alive. So, yon. So kung sa ating tao, meron nag-grow yung ating mga baby from first month to 9 months para sila ay mag-grow and makakuha ng nutrients from our mommies. And kapag nanganak sila, so padadedehin ng mga nanay and aalagaan sila ng maigi para magkaroon sila ng masustansya at maayos sa paglaki. So they use lungs to breathe. So from other vertebrates, they use lungs to breathe. When the air temperature changes, its body does not change. So, ang di ba kanina mga reptiles, nag-change yung body temperature nila kapag may nag-iba sa air temperature. Pero ngayon naman, hindi sila nag-change. Kung ano yung kanilang body temperature, kung mainit man yan o malamig, hindi ito nagbabago. So, yan. Some mammals are unusual. Whales, manatees, and dolphins live in water. They have flippers instead of legs. They appear hairless, but they have a few bristles on their snout. So, diba, yung mga cat, dog, rabbits, diba mga mammals sila? So, yun. Pero mga whales, manatees, and dolphins, diba mga nakatira sila sa water, but they are considered as a mammal and as a vertebrate. So, yan. Pero
Meron silang flippers instead ng mga legs, katulad nung sa mga cats and dogs. And they appear hairless but they have few bristles on their snout. So, a bat is a flying mammal. It uses wings to fly. Kangaroo mothers carry their babies in their pouch after they have given birth. A baby kangaroo is called a joey. It stays in the pouch until they are fully developed. So, meron silang, ang bat natin is a flying mammal. So, ginagamit nila ang wings to fly like birds, but bat is considered as a mammal in the vertebrates na classification. Kangaroo mothers carry their babies in their pouch. Yung parang kay Doraemon, yung may pouch siya dito sa may parang chan niya. So, merong pouch yung mga mother kangaroos natin para sa kanilang mga anak na tinatawag nating joey. So, yun. It stays in the pouch until they are fully developed. So, yan, rat. This is the kangaroo. Can you see the joey? So, yun, ayun ang pouch niya. Oh. Ayun ang pouch niya at itong kanyang joey. Itong ating dolphin, ang bat. Ito din ang ating koala and zebra. These animals are considered as mammals. Meron silang fur, meron silang iba't ibang mga characteristics, pero sila ay under ng mammal. So, before we end our video, let's have a quick review. So, ang mammal natin is an animal that has hair or fur and makes milk to feed its young. Pag sinabi nating herbivores, kumakain ng halaman or plants. Pag carnivores naman natin, only eat meat. Pag sinabi nating insectivore, ano naman siya? Only insects naman. Pag sinabi naman nating omnivores, both plant and animals. Ang characteristics niya, most mammals grow inside the bodies of these mothers and born alive, use lungs to breathe, hindi nagbabago yung kanilang body temperature pag nagbago ang air temperature. So, some mammals are unusual. Whales, manatees, and dolphins live in water. So, may mga mammals na nagli-live sa water, but they are considered as mammals and they have flippers instead of legs and they appear hairless. So, may bat tayo, meron tayong kangaroo. So, may iba't ibang klase tayo ng mammals and kung paano nila inaalagaan ang kanilang mga anak. So, most of the time, ang mammals natin ay kinoconsidered na nagiging magulang or nagiging mama. For the word itself, mammals, nagkakaroon sila ng mga babies and they care for their babies hanggang sa ito ay ma-develop and lumaki. So, yan example ng ating mga mammals. Rat, kangaroo, dolphin, bat, koala, and zebra. So, thank you. Have a great day and God bless. So, click the thumbs up button if you like this video and may natutunan kayo. Leave a comment down below kung meron kayo suggestions, clarifications, and suggestions. So, please suggest from new topics if kung gusto nyo may summer classes or mga different routines from senior high school or junior high school or elementary subjects for this coming next school year. So, thank you. Have a great day and God bless you in my next video. Bye-bye!